Sitayo na po ang lahat. Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon nga'y purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos bilang Kanyang kaanak at upang mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga't buksan natin ang ating puso upang ang buhay ni Jesus ay tunay na maging mabuting balita para sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagalo mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan
ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay ng pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin sapagkat malaki ang maitutulong niya sa akin mga gawain. Pinapunta ko si Efeso sa Tikyo. Pagpaparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin noong una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maihayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupuring ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit at mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag sinabi ko ang salitang ebanghelista sa inyo, marahil ang papasok sa inyong isip ay ang kalsada dito sa gilid. At sasabihin nyo, ang ebanghelista ay isang kalye sa Quiapo. At di ko alam kung kilala nyo kung sino yung ebanghelista na nandyan sa kalsada na nakapangalan. Siya ay si Edelberto Ebanghelista, isang revolusyonaryo, isa sa mga unang inhinyero na Pilipino kasama ni Rizal. At siya'y lumaban sa revolusyon at napatay sa isa sa mga labanan sa Cavite, tubong Santa Cruz, si Ebanghelista. Marahil kaya ipinangalan sa kanya ang isa sa kalsada dito. Ngunit sa simbahan, pag sinabi nating Ebanghelista, ito yung apat na mga manunulat ng buhay ni Jesus. Makikita nyo sa taas ng ating simbahan, yung apat na bilog, yan po yung apat na ebanghelista. So sa simbahan, iba ang ebanghelista. Hindi siya yung ebanghelista ng Quiapo. Ang apat na ebanghelista, San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. At sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas. Kakaiba si San Lucas sa mga ebanghelista sa iba't ibang dahilan. Una po, ayon sa tradisyon, si San Lucas ay isang doktor.
Kaya siya ay patron ng mga doktor, mga manggagamot. Kaya meron tayong St. Luke's Hospital. At siya ay, dahil doktor, siya ay, kung magsulat ay scientifico. Kaya nga, sa apat, siya yung pinaka madetalye sa kasaysayan at panahon. Sapagkat gusto niyang isa-isahin at linawin ang kasaysayan din ni Jesus Nazareno. Ikalawa, si San Lucas sa apat na ebanghelista ay hindi Hudyo. Kaya nga't sa kanyang ebanghelyo ay ipinapaliwanag niya sa mga nagbabasa ang ilang mga gawain at kustumbre ng mga Hudyo. Hindi katulad ni San Mateo na kanyang iniisip, alam na ng mga nagbabasa yung mga ginagawa at salita ng mga Hudyo. Ngunit si San Lucas, isinasali niya at ipinapaliwanag niya. Parang tayo, hindi tayo mga Hudyo. Kaya nakatulong ang kanyang pagsulat para mas maintindihan natin ang mga Hudyo. At dahil nga po hindi siya Hudyo, sa ikatlong dahilan, ang kanyang ebanghelyo ay masasabi natin na mas tumutukoy sa mabuting balita para sa lahat. Sapagkat alam natin, ang unang pakay ng Diyos sa lumang tipan ay ang mga Hudyo. Sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya nga, pagdasal natin pa rin ang kapayapaan sa Israel ngayon. Sapagkat sila rin ay malapit sa puso ng Diyos. Sila ang unang tinawag ng Diyos. Bagamat hindi nila tinanggap si Jesus Nazareno bilang tagapagligtas, ay sila pa rin ay bahagi. Sabi nga ay kapatid pa rin natin sa pananampalataya. Dahil sabi nga ni San Lucas, lahat tayo gustong iligtas ng Diyos. Kaya ang ebanghelyo ni San Lucas ay binibigyan diin niya na ang kaligtasang ibinibigay ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Hindi para sa iilan lamang. At dahil doon, binigyang diin din ni San Lucas ng ebanghelyo para sa lahat, para din lalo na sa mga naitabi, mga napabayaan, mga minamaliit sa lipunan. Kaya nga't may mahalagang diin si San Lucas sa mga babae, sa mga may hirap, at sa mga dayuhan. Kung meron man siyang parang kinikilingan, ito yung mga sektor na ito. Kaya nga, si San Lucas, lagi niyang binabanggit ang mahal na ina. Lagi niyang binabanggit, hindi lang yung mga apostol, kung hindi yung mga babaeng sumunod kay Jesus Nazareno. Si San Lucas, binabanggit niya lagi ang mga mahihirap, ang mga bata. Ito yung mga minamaliit ng lipunan. Ito yung mga hindi na pinapansin ng lipunan, ang mga dayuhan. Ngunit mga kapatid, hindi lang nagsulat si San Lucas para matuto tayo. Hindi lang para sumulat ng kasaysayan. Hindi siya isang reporter o historian lamang. Sabi ko nga kanina, siya'y ebanghelista. At ano ba ibig sabihin ng ebanghelista? Ang manunulat ng mabuting balita. Ebanghelyo. Yun pong ibig sabihin ng
Ebanghelyo, galing sa Griego, mabuting balita. Ibig sabihin nito, hindi lang basta balita. Diba ngayon nga, minsan, ayaw na nating manood ng balita kasi panay negatibo, patayan, nakawan, gera, siraan, panay pagpapogi lang ng kusino-sino, panay kasinungalingan. Kaya iba sa atin, nauumay na sa balita. Pero hindi lang basta magandang balita, mabuting balita. Balitang nagliligtas. Kaya't nais ni San Lucas lalo nating makilala si Jesus. Kaya siya nagsulat ng Ebanghelyo, kaya siya nagkwento. Hindi siya naroroon kasama ni Jesus. Siya lamang ay naging kasama ni San Pablo. Ang mga tinanong niya ay ang mga alagad ni Jesus. Marahil dahil nakita niya maraming buhay ang binago ni Jesus. Kaya isinulat niya ang kwento ni Jesus para mas marami pang tao ang mabago ang buhay. Mas marami pang tao ang mapalapit kay Jesus. Kaya alam niyo, napakapalad ni San Lucas. Siya ang manunulat na ang kwento niya hindi matatapos ikwento hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa katapusan ng kasaysayan. Ang ganda nung ganun, no? Yung kwento mo, pag-uusapan hanggang dulo ng daigdig. Hindi yung mga kwento-kwento lang sa kanto. Hindi yung mga chismis-chismis lang. Hindi lang yung buhay ng may buhay. Walang interes si San Lucas yan. Buhay ni Jesus sa Sareno ang kanyang interes. At hindi lang basta buhay ni Jesus sa Sareno, buhay na makapagbibigay buhay. Sana mga kapatid, tayo rin maging ebanghelista. Tayo rin maging tagakwento. Huwag lang natin ikwento yung detalye ng buhay ni Jesus. Ikwento natin papaano tayo nabago ni Jesus sa Sareno. Ikwento natin ang pag-ibig at awa ni Jesus sa Sareno. Huwag lang natin solohin si Jesus sa Sareno. Pag-uwi ninyo, pag nakasalamuhan yung ibang tao, ikwento nyo rin kung gaano kabait, gaano mawain, gaano mapaghimala si Jesus sa Sareno. Mas marami pang tao sana sa pamamagitan natin ang makilala si Jesus sa Sareno. Pero mangyayari lamang yan kung tunay nating kilala, kung tunay nating sinusunod, kung tunay ngang mabuting balita ang buhay ni Jesus sa Sareno para sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tapat na kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na ipinahayag ni San Lucas. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon,
gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tahimik natin ngayon dulog ng iba pa nating kahilingan. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito'y alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagdiktas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na ihandog sa amin namin ngayon kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Lucas, at lahat ng mga banal na nambuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang pamilya, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikat ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung
nagpapakalat kami ng hindi totoong balita, kung nahihiya kaming ibahagi ang balita ng aming pananampalataya, kung hindi namin lalong ipinapakilala ang iyong dakilang awa at pag-ibig, palakasin niyo po ang aming loob, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang salitang nagkatawang tao, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement.
Available na po ang ating mga ulcers envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa kumabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na kapuspalad. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Tunay na magiging mabuting balita ang kwento ni Jesus Nazareno kung ito'y magpapanibago ng ating buhay at ito ay ating ipalalaganap sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at balita ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.